only large corporations, Madam Chair, would have the financial capacity to buy 15 units because 15 units times sa 2.4 million na lang, wag na sa 2.8, 2.4 million, that's 36 million, Madam Chair. E naihibang ba tayo na yung 650 pesos a day, pinagsama-sama natin, tapos sabi na, mamodernize namin kayo. Can you come up with 36 million pesos? Isa rin pong pwedeng pag-upuan ng DBP, pati Land Bank, pati LTFRB at yung ating mga jeepney drivers and operators organizations ay yung pag-align ng mas malaki sanang equity ng gobyerno sa jeepneys na kanilang imo-modernize. I-align yon dun sa terms ng financing. I-align din po sa fare, sa pasahe. Hindi po kasi nagmamatch eh. Hindi po magiging financially sustainable yung buong sistemang iyon. Ilang percent ngayon compliance sa LTPRT? Ilan? Sa LTE, kasi sa route is 8.8%. 8.8%. Yes. Pero paano natin matutugunan yung remainder para maging at least 90% by December? Kaya gusto natin makita, Madam Chair, I'm sure they're supposed to come up with simulations, assumptions. And we wanted to find out, if I'm a PUJ driver, I wanted to find out, saan ba talaga ako kasama? Importante ba ako? Naintindihan nyo ba yung 650 pesos a day ko? Isinusurrender ko yung prangkisa ko? Yun yung importante dito. Bago ho ba natin in-implement itong jeepney modernization, meron ho ba kayong dokumento na pinangahawakan, na study, kung paano dapat i-implement ito? Meron ho bang ganun ng DOTR? Parang wala eh, kasi they just commissioned it after they already said modernize. Ayusin nyo muna yung mga problema ninyo, yung coordination with the LGU, lahat yan, bago kayo magbigay ng deadline. Para sa akin, dapat open-ended. Huwag na muna ninyong bigyan ng deadline kahit na, I mean, thank you, at least you're making an effort in extend ninyo. Pampapogi lang yun eh. Hindi pa talaga kayo ready by December if you haven't even complied by more than 10%. Pag nag-fail sila, Madam Chair, to consolidate by the deadline, wala na silang trabaho. Wala na silang pagkakakitaan. Bakit? E reverted to the state yung ano nila eh. Tapos yung awarded to an existing consolidated entity. Yun din yung point so, eh. Ito, mali na sabihin na hindi phase out yan by December. Kasi pag hindi nga sila nakakonsolidate by that time, tanggal na rin sila. I will not... Hindi pa nga kayo tapos sa route rationalization ninyo, gusto niyo mag-comply na silang lahat. The earnings of a jeepney driver, according to one study, averages up to 650 pesos a day. Is that, would you agree with me, sirs? 650 a day, you know? Yung poor performance of the program since the start of the program in 2017, pwede mo pang malaman kasi kami dito sa Senado, nag-uusap-usap nung isang araw, 650 a day. 2.8 million yung unit. Paano naman natin ine-expect na makakabili? At sinasabi nga ho natin ay 80%, for example, dito sa Metro Manila, ang highest concentration ng PUJs, 80% or 19,098 operators own just one single vehicle. Paano natin? So, ang question ko, ano bang simulation ginawa ho natin dito at naka-come up tayo na kaya nila yan? Yung figure na yan. Ma'am, gusto ko maintindihan eh kasi gusto ko namin kayong tulungan pero kaming lahat dito parang ano yun? Mr. Senator, Madam Chair, I think the ones in a better position to determine the viability of the operations in terms of the units, I would like to invite siguro the TSE mismo, no? Yung the ones that have experience into the... Kasi po si... We can call them later on, ma'am. But what yes. I'm saying is just give us a bird's eye view of your plan, of this modernization plan. 650 pesos kinikita ko. Kunyari ako na po. 650 pesos kinita ko, araw-araw, isa lang ang aking jeepney. 2.8 million yung bibiling kong unit. How do you want me to go over this and say, sige, magsama, sabi nyo, magbuo kayo ng
cooperative. Yes, po. Sa cooperative po, no? Tinitignan ko yung data rin dito eh. Yan natin, ha? Yung basis po for the deadline to consolidate. Tignan ho natin, no? Ang requirement to consolidate into cooperatives is the first step. Diba? Yun ang first step eh. Yung traditional jeepney phase-out, ang first step is to consolidate into cooperatives. Operators must surrender their individual franchises, Madam Chair, for consideration into a fleet management system. Na-establish na natin kanina, one per operator. Isa lang yung jeepney nila, 90%+. Okay? Now, yung cooperatives would have to purchase, ito yung ano, would have to purchase 15, ito yung kailangan, 15 imported minibuses per route. According to Piston, narinig ko po kay Sir Floranda, no, na ito yung kalakaran eh. Ito yung kalakaran. Only large corporations, Madam Chair, would have the financial capacity to buy 15 units because 15 units times sa 2.4 million na lang, wag na sa 2.8, 2.4 million, that's 36 million, Madam Chair. E naihibang ba tayo na yung 650 pesos a day, pinagsama-sama natin, tapos sabi na, ma-modernize namin kayo. Can you come up with 36 million pesos? We are threshing out the technicalities now. Pero sa mga drivers na nandito, bibigyan namin kayo ng pagkakataon na explain din sa amin kung anong pinagdaraanan nyo. Pero inihimay muna natin ito kasi kami nga dito, litong-lito na kami kasi paano nga naman yung, alam mo, may isa ako narinig, may prangkisa ako, sasama ako sa kooperatiba. Mabuti kung matino ang kooperatiba na sasamahan ko. Pero ano ang aking pinanghahawakan pag yung provisional authority ko, sinorender ko sa cooperative, wala na ako pinanghahawakan. Diba? Yun yung problema. So, Madam Chair, hindi, idagdag ko lang din dun sa scenario na sinight niyo na example. What if then, alam naman din ho natin na medyo may ugali ho tayo na Pilipino pag hindi ho nahahalal yung gusto natin, nakakaroon ng breakaway group. Diba? Para may ganun ho tayong ugali. So, sa scenario ho ng mga jeepney drivers natin, pag nag-form sila ng kooperatiba, tapos pagdating ng halalan, nagkaroon ng faction, pag nagkaroon ba ng breakaway yung kooperatiba, mabibigyan din ba sila ng another, authority to ply the same route, di ba? So isang saying diyan parang corporation na not necessarily a set up like a corporation that you have shares that you can take with you and transfer somewhere else. I don't know, or monetize the share to put it into another cooperative. That's very confusing kasi you already gave up your own authority to operate to this cooperative. Madam Chair, kaugnay nung isang sinabi ng taga-DBP, dahil nabanggit nyo na rin po, sir, na in consultation kayo tungkol sa alternative verification, baka rin yung isa pong pwedeng pag-upuan, in line with this line of questioning, isa rin pong pwedeng pag-upuan ng DBP, pati Land Bank, pati LTFRB, at yung ating mga jeepney drivers and operators organizations, ay yung pag-align ng mas malaki sanang equity ng gobyerno sa jeepneys na kanilang imo-modernize, i-align yon dun sa terms ng financing, i-align din po sa fare, sa pasahe. Hindi po kasi nagmamatch eh. Hindi po magiging financially sustainable yung buong sistemang iyon. Salamat, Madam Chair. Madam Chair, move forward. May question, Madam Chair, if anyone can answer. Sabi mo yung bird's eye view. Yeah, I just wanted to find out what are their assumptions, what happened to their simulations. Kasi with all this data that we have already established na ito yung tama, gusto ko maintindihan talaga, Madam Chair, anong plano natin talaga dito. So that's why, you know, right now we only have 6,814 modernized. That's only 4.3%, Madam Chair. Binanggit ng ating mga kasama sa LTFRB, they have, you know, there's so much challenges that they have to face, tao, budget, etc. And now we are extending from June to December, another 6 months. But do we really have the time to do that? Oh, ilang percent ngayon compliance sa LTPRT? Ilan? Sa LT...
Kasi sa route is 8.8%. 8.8%. Yes. Pero at paano natin matutugunan yung remainder para maging at least 90% by December? Kaya gusto ko natin makita, na Madam Chair, I'm sure they're supposed to come up with simulations, assumptions. Or, and we wanted to find out, if I'm a PUJ driver, I wanted to find out, saan ba talaga ako kasama? Importante ba ako? Naintindihan niyo ba yung 650 pesos a day ko? Isinosurrender ko yung prangkisa ko? Yun yung importante dito. Can we, ano, Madam Chair, pwedeng pasagutin muna. With the permission of our majority floor, hindi, siguro magandang malaman, bago ho ba natin in-implement itong jeepney modernization, meron ho ba kayong dokumento na pinangahawakan, na study, kung paano dapat i-implement ito? Meron ho bang gano'n ng DOTR? Parang wala eh, kasi they just commissioned it after they already said modernize. So, you said, Pastor. Thank you, Madam Chair. Before po the modernization program was launched noong 2017 by virtue of a department order, 2017-11, the Department of Transportation and Communications, then DOTC po, commissioned a study conducted by GIZ. The name of the study po is Jeepney Plus NAMA, as conducted by GIZ. And that was the basis po for the formulation of the Department Order 2017-11. If I may go further, Madam Chair, yung nabanggit po ni Senator Villanueva, we do recognize po na marami ho talaga, napakadami ho talagang problema ng modernization. We also recognize po na nahihirapan po yung mga transport cooperatives because of the design po that was done involving several entities and agencies po that are beyond the mandate of DOTR. So yun po yung nakikita namin. For example po yung LPTRP. For it to be effective, there should be an ordinance po approving the same. So those things po we could not really control. What we can do po for that is we send people on the ground para po tulungan yung probinsya o yung city or yung bayan na gumawa po ng route plan. The next part po is yung nabanggit po ni Senator Ontiveros that it's very political. Totoo po iyon. There are LGUs po talaga that are not really not really interested po to push for a rationalized route because probably there are interests that might be involved. We do recognize. I'm just listening to this. Ayusin niyo muna yung mga problema ninyo. Yung coordination with the LGU, lahat yan, bago kayo magbigay ng deadline. Para sa akin, dapat open-ended. Huwag na muna ninyong bigyan ng deadline kahit na, I mean, thank you, at least you're making an effort in extend ninyo. Pampapogi lang yun eh. Hindi pa talaga kayo ready by December if you haven't even complied by more than 10%. Madam Chair, if I may clarify po, the issue once of LTF... Before the USEC continues, if I may just add to the Chair's question, baka you could tell the committee po, USEC, during this hearing or even now, ano yung nakikita nyong reasonable at realistic na timetable? Inurong lang ba ng katapusan ng taon kasi para hindi June 30, December 31? Or kailan ba talaga, ilang buwan o taon ba talaga ang kailangan? Ma'am, we just want to highlight po from the department's point of view na yung in-issue po na LTFRB Memorandum Circular 2023-13 pertains to the end of consolidation period. Hindi po ito yung tinatawag na phase out. It is not. Ang consolidation po, even if you are a traditional chief, so long as you're consolidated, tatakbo pa rin po kayo. But we do recognize that there's room for improvement po in the MC. What will happen supposedly on July 1, so on and so forth. That is why po LTFRB and DOTR agreed last Monday po that there should be clarifications on the memorandum circular and hence the December 31 extension po as announced po by our secretary yesterday. What we can commit po, Your Honorable Senator Ontiveros through the chair, is we will extend po the December 31 to polish the policies now po
in view of the change of administration, in view of the change of the mandate po sa amin, you're telling us now that you will extend the December 31 deadline? No, ma'am. We will extend to December 31 po to polish the policies, ma'am. Kasi ma'am, yung kanina pong nababanggit, yung modern units po kasi, hindi po siya, ibig sa, pag nag-end po ng consolidation, hindi po ibig sabihin, the following day, modern jeeps na po lahat ang tatakbo. Ang objective lang po ng consolidation is to have one entity running the route so that it can be optimized. Okay. Kasi po, yung 650 pesos a day, talagang napakababa po nun. But if hindi, it will pero be optimized... Yung punto nga, ilang percent lang ang nagawa ninyo? 8.8 compliance, di ba, para sa mga routes? Eh, paano niyo madadagdagan ng ilang percent from now until December? Sabi nga ninyo, may problema kayo sa mga LGUs, di ba? Yes, ma'am. But the route rationalization po is independent of the consolidation aspect po. It's a different component of the 10-point components of the modernization program. Can you consolidate? Kung wala ka pang ruta, paano ka makakapunta sa DBP? Gagawin ninyo yung ano... Ma'am, yung what we are consolidating po is the existing route. So habang tumatakbo po sila dito, we want them to optimize the route. Kasi ang pinaka-problema po, and this can be explained further later, yung mga isang pirasong, isang single jeep operator po, nagkakarerahan po sa ruta yan. That's what we're trying to eliminate, yung on-street competition. Para po ma-optimize yung ruta pag at any given time, pwede ho nilang bawasan yung jeep sa daan kung hindi ho off-peak hours tayo, pwede ho nilang ilabas lahat ng jeep pag on-peak. So, ibig sabihin, bababa ho yung operational expenses nila, tataas ho yung kikitain nila. And aside from that po, I just don't want to leave that specific topic. Kasi yung Certificate of Public Convenience of Operators, pag nag-fail sila, Madam Chair, to consolidate by the deadline, wala na silang trabaho. Wala silang pagkakakitaan. Bakit? Reverted to the state yung ano nila eh. Tapos yung awarded to an existing consolidated entity. Ito, mali na sabihin na hindi phase out yan by December. Kasi pag hindi nga sila nakakonsolidate by that time, tanggal na rin sila. Hindi pa nga kahit tapos sa route rationalization ninyo, gusto niyo mag-comply na silang lahat. Madam Chair, actually, I took notice of that, yung isang sinabi niyo ni Yusek Pastor na end of consolidation period, hindi ibig sabihin phase out. Actually, I took it in a positive light eh. Baka sign of hope na may espasyo pang bukas na makapagpatuloy yung mga traditional jeepneys natin as we see them bilang iconic na Pinoy jeepney, kahit somehow gawin silang mas environmentally friendly, mas efficient, at hindi mukhang yung e-jeepney na, hindi naman mukhang jeepney, mukhang bus, mukhang minibus, honestly. That's one. And yung second and last point ko po sa ngayon, Yusek, if you say na i-re-review nyo yung mga policies hanggang December 31, 2023, alam naman po natin, ang policies may time frame din yan. Kaya akala ko rin, gaya ng binanggit ni Chair, akala ko rin bukas kayo na i-extend further. Kasi kung ganun, huwag nyo na lang kaya i-extend ng patingi-tingi. Sabihan nyo na kaming lahat, with all the stakeholders' input, ganong kahabang panahon talaga kailangan para maayos at kompletong maganap ang isang PUV modernization program. Doon na lang yung ano, end horizon natin para hindi maya't-maya kabado lahat or kailangan magwelga ang mga jeepney driver, kabado ang mga commuters natin, Madam Chair. We'll be right back.